Okay, Cadet Berlina. Huwag natin subukan yung job. Kasi once sabihin natin natin ito, sanap natin na natin ito, which is, mag-off ka ng ano, abuse. No? Hindi naman pwede na, syempre, pag-tinik natin, hindi naman natin masasabi na isang beses ko lang gagawin ito. So, pag-tinik, may mga case kasi na pag-tinik natin ito, talagang gagawin natin ang addiction ko. So, ayun po po sa mga sa. Very good. So, wow, talagang sunod-sunod na yung mga... Sir, ako po, sir. Sige, Cadet Private Alondra. So, what signs do you look for to detect if someone may be using drugs? Sir, okay po ba yung signal, sir? Okay, claro. Hindi po mapatot-potot. Hindi naman. Go. Okay, sir. Yung mga signs po, syempre po yung pagpala po ng mata, then nag-iiba din po yung color ng mga nails nila or sa part ng body po. Tapos po, sir, dadag ko lang po doon sa sinabi ni Jeremy, sir, ni Cadet Jeremy po, okay. Na depende po yun sa tao po kung paano po nila tinitake yung drugs. Yung iba po kasi, na overuse po nila, yung iba naman po is nakakatulong naman po for mental health or iba rin po sa health purposes din po, sir. Yun lang po, sir. Thank you po. Okay, thank you very much. So, ang gagaling ninyo mag-recite. So, alam na natin, no? Pagka nakakita na tayo ng mga tao na medyo nanlilisik ang mata, mapula ang mata, no? Parang atakehin ka na, ay mag-isip ka na. So, baka yan ay nakatik ng droga. Okay? Next slide. Types of drugs commonly abused. Ano ba yung mga common na mga droga na kadalasang inaabuso? Ano ba itong mga ito? Ecstasy, cocaine, heroin. Ayan. Heroin. O, ano yung heroin? May mag-recite? Permission to speak, sir. Gladys May Estefana. Wow, si Gladys. Ang gagal... Oh, may estudyante na ko dati noon, ano? Ah, Gladys. Ayan. Sige, Cadet Private Gladys. Heroin. As a destructive opioid, heroin can lead to seizures, psychosis, and hallucinations when it is abused. Heroin injections can also spread disease such as human, immunodeficiency virus, and hepatitis. This drug is known to cause serious health issues when it is abused because it interferes with the brain of that person. Users can become physically dependent on it very quickly, requiring them to take more and more to achieve the same high. But too much heroin can lead to a fatal overdose. Individuals who take heroin always require professional rehabilitation because the symptoms of withdrawal may be life-threatening. Thank you, sir. Okay. So, ano ba sa pagkaintindi natin yan? Can you elaborate? What is heroin? Go. Sir, permission to speak up on private at pangalan gyo, sir. Oh, go. Sige. Sir, ay, ano po ito? Base po sa pagkakabasa ko, ito po ay isang drug substance na ini-inject directly into human's body na mas mabilis ang epekto unlike din sa mga ini-smoke na drugs such as shabu yan, mga ganyan sir. Mas parang mas mabilis po yung effect niya kasi directly pong dumadaloy sa nerves and ugat natin yung mismo drug sir. Okay, thank you very much. So, sabi niya, users can become physically dependent on it very quickly. Ayan, yan, yung mga ini-inject, mabilis talaga yan. So, thank you very much for that. So, take note ha, Cadet Officers, plus 5, yung mga nag-recite. Next slide. Yan, heroin, ngayon naman ay cocaine. Oh, ano itong cocaine na ito? Sir, permission to speak, sir. Sige, magpakilala. Cadet Private Gladys Leon Tayo, sir. Okay, go.
Sir, cocaine is a very dangerous stimulant even when taken in small amount. It is include euphoria, increased blood pressure, and accelerate the heart rate. The drug may lead to fatal stroke or heart attack for some users. The abuse of cocaine is also known for casual financial, legally, and physically issues due to serve consequence of using cocaine. User required immediately professional treatment. Sir, yung cocaine, sir, is para po siyang powder. The effect niyo po, sir, is nagkakaano po, sir, yung blood pressure mo, nag-increase po dahil po sa ano po. Tapos it may lead to cardiac arrest, sir, tulad po na sinabi po dito, and heart failure, sir. Para po siyang pulbora, sir, na hinahano, tapos hinahano po sa ilo. Based po sa napanood ko. Wow, ang galing talaga. So talagang magiging magaling kayong pulis pagdating ng araw. So sana maging pulis kayo lahat. Or yung gustong maging sundalo, pwede rin. So pagdating ng araw, pulis na kayo, reserve army pa kayo. Kasi ang kinuha niyong kurso sa NSTP is itong ROTC. Okay? So next slide. Oh, crack. Ano naman tong crack na ito? Okay, Cadet Private Jason Direct. Appointed from cocaine, because cannabis often smoked and suddenly creates an intense euphoric sensation for a short while. Crack has turned into a problem because it's cheap, easy to buy and use. Abusing the substance, however, can lead to immediate addiction. Abusers are also at risk of suffering heart attacks and strokes with every use. Long-term use can cause liver, kidney, and lung damage. Abusers must seek and prehab rehabilitation facilities because the withdrawal symptoms are dangerous. Okay. So itong crack na ito ay a potent form of cocaine, no? Na mas mura kumpara sa cocaine. Pero katulad din ng epekto nito, so magkakaroon din ng risk ito, no? Suffering heart attacks and strokes. So pareho lang ang magiging resulta nito. But when it comes to ano, mas mababang klase ito kumpara sa cocaine. Next. Hallucinogens. Ano naman tong hallucinogens? Yung hallucinogens, sir, nagkakasya ng hallucinations wherein yung mga tao na nakaka-intake nito is nakaka-fita, nakaka-renate, or meron silang mga ano, hallucinations, mga hindi totoong bagay na parang feeling nila totoo. Minsan, nalilost na nila yung track ng reality or ng time kasi feeling nila, di na nila ma-differentiate yung reality sa kayong hallucination nga. Kaya yung mga ganito, minsan sila yung mga nakakasakit na nakagawa ng mga bagay kasi miski sila pinapaniwala nila na totoo yung nakikita nila. Ganun po, sir. Okay, thank you very much for that very good explanation. Okay, go. Sir, like po sa ano, rugby po, ganun po. Di ba po, you take a rugby, yung nakita po natin, yung kunyari po, nitrate po sa bahay, yung nakita po natin, di ba parang yung mga sinasabi nila na langit to po, ganyan. Naka-experience na po kasi ako yung kaibigan ko po nag-take po siya. So, muntik na po siya magpamatay, tatalong po siya. So the next is the amphetamines. Ano ba 'tong mga amphetamines na ito? Sir, kadet, kamo po sa iman po, sir. Okay, go ahead. Amphetamines, accelerating the user's body and mental functions. Amphetamines can cause manic periods of distress in abusers. These periods are usually accompanied by extreme paranoia, inexplicable behavior and delusions. Some amphetamine abusers become very violent and attack loved ones unintentionally and could suffer permanent physical changes in appearance, reversible brain damage, and
nerve damage. Amphetamines are harsh, dangerous drugs, and users need medical attention and safe rehabilitation in professional facilities. Sabi po dyan, sir, yung amphetamines daw po, sir, nakakasira daw po ng ulo, sir. Tsaka po, ano po, hindi po mapipigilan ng mga abusers po na yung mga kilos po nila na nakakasakit na po sila ng mga malilasin po, sir. Sabi daw po dito, parang daw po magpagaling daw po yung mga nagamit ng amphetamines. Kailangan daw po ng safe rehabilitation, tsaka daw po ng ano, okay, thank you very much. Sino mag- wow, si Cadet Private Station Dayan ulit. Go. Referen ko lang po yung sinabi ni Kabarabia. Yung amphetamines po, drugs po siya, they can be illegal or legal. Paano siya nagiging legal? Kasi yung amphetamines, ginagamit din po siya pang-treat sa mga health problems like mental disorder po, mga obesity or hyperactivity, sa mga na common illness sa mga kabataan. Ginagamit po siya pang treat sa mga ganong sakit. Legal po siya kasi pag pinapayagan po or prescribed po siya ng doktor, nagiging illegal siya pag, ayun na po, wala pong pahisulot ng mga doktor na nagbibigay po ng addiction. Ayun po. Ang galing naman. Sir, permission to speak, sir. Oh, may dagdag, may magdagdag pa ulit. O, sige, go. Tulad po, sir, ng sinabi po ni Ma'am Stacy, parang ganun din po, sir, sa marijuana. Legal po siya in some countries, especially sa California and Canada. Dito po hindi. Nagiging legal po siya, sir. Tulad po ng sinabi ni Ma'am, ni Ate Stacy po, is sa medical purposes. Kasi, sir, yung marijuana po, sir, is recreation. Hindi po, sir. Parang ano po siya, sir? May mga health benefit po siya, sir. For example, sir, pag may hika, epilepsy. Sa epilepsy, sir, ang effect niya po, sir, is napapakalma niya po, sir, yung mga nerves niyo. So, hindi ka po agad nagsasabing good medicine na rin po. Yung mga threats po, parang dyan po siya. So, in sa, if from other countries, sir, legal po siya, pero sa mga bansa po na wala pong masyado, hindi. Ayun lang po, thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much to speak po. Sunod-sunod yung mga nagre-recite, talagang plus 5 to, ha, Cadet Officer, sa take note niyan. Yan. Eh, nag-e-report sila na i-share yung kanilang mga knowledge, no? Okay, go. Cadet Private Angela May ba yan? Angel May po. Angel May. Sige, Angel May. So, yun nga po, yung amphetamines po, isa po siyang psychostimulant drugs na ano po, nangangulala po, pinapabilis niya po yung message po. Kung naglalakbay po sa brain natin, babalik po natin. So, legal po siya kasi po, illegal po siya kasi po, yung tamo po sa treatment like ADHD po, yung mga kong pinaglalakbay niya. Tapos yung Parkinson's disease po. Okay, thank you very much. May magdagdag pa? Sir, meron po, sir. Wow, galing talaga ng mga taga-Pilmon. Ha? Marijuana. Ano tong marijuana na ito? Marijuana. Okay. Pakibasa ito. Volunteer. Sige, go. Cadet Jonathan. Marijuana is the most common illegal drug that is abused and many people begin using it as a recreational drug in social situations. Continued abuse of marijuana can lead to addiction and sometimes can affect the physical coordination, memory, and mental function of user over time. Some users have even lost relationships, jobs, and homes because they abuse the drug. While it's easy to abuse marijuana, it's not easy to stop using it. So professional treatment is very important to refrain from abuse. Sir, yung pagkaasa pagkakaintindi ko po din, sir, yung marijuana daw po ay madali lang po siyang gamitin, pero mahirap po siyang tigilan kasi ang marijuana po sa kind of plant, halaman gamot, na gamot siya sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas kasi, sir, yung paggamit nila dito is iba. Hindi po tama yung paggamit nila, kaya po siya nagiging illegal dito sa Pilipinas. Yan lang po. Opo, sir.
Yes, sir. Okay, next. Thank you very much. Next slide. Oh, alcohol. Napaka-basic naman itong alcohol. Sige, pakibasa ito. Sir. Pakilala. Alcohol. Chat mo, sir. Go. Alcohol. Abusing alcohol can cause psychological, physical, and social problems, and it can lead to the destruction of relationships, friendships, and marriage. A lot of alcohol abusers drink so much that their bodies are unable to handle it. Sometimes this requires that they are hospitalized for alcohol poisoning. Abusing alcohol over a long period can damage and may lead to the drinkers being arrested for driving under the influence. Public intoxication are the law-related issues. So sa alcohol po, sir, gaya po ng, ano, ng mga ibang drugs, kapag nasobrahan din, tapos din po ito lang, ano, or sa ibang tao, pati na sila. Ilang sa sarili na, pati sa ibang tao, dahil kapag sa patas, kasi the more na nagiging lulok tayo sa alcohol, the more na nagiging na tayo against sa batas dahil sa cost ng alcohol. Katulad na lang yung pag-drive din too much ng alcohol, sir, pag nasobrahan ka dun, sir, tapos nag-drive ka reckless driving, sir, tapos kaka-apekto pa yung iba kasi pwede yung maging cause ng aksidente sa daan. Correct. Sabi nga, drink moderately. So marami na rin nasirang pamilya nang dahil sa pagiging lasinggo. No? So marami rin nagiging nagagawang krimen, no? Pag nasubrahan tayo sa pag-iinom. Nakita naman natin sa balita, sa television, sa radio, no? Yung mga krimen na nagagawa nang dahil sa kalasingan. Nang dahil sa kalasingan, nagdilim ang paningin, no? Katulad ng drugs na pag nasobrahan din ay nagkakaroon na ng hallucination. So ang akala niya sa kanyang kainuman ay isang vampir na, isa ng masamang elemento. Kaya tinagaan niya ito, binaril niya ito, no? Dahil sa sobrang kalasingan. Ayan. Sir, okay, go. Sige, salamat, buddy. Thank you. Sir, good yes, Kurt Kempre, sir. Ang ilalagay ko lang po dun, sir, is yung polis na binaril yung matanda, sir, sa yung po, binaril niya po yung matanda, sobrang lasing niya. Kumbaga, parang may alitan po sila nung matanda, sir. Sobrang yung pag-inom niya, sir, parang kasi yung alak, sir, meron po siya. Kasi hindi po, sir, lalo sa pag-sosobra po, sir, lalo po, pag nag-happy po natin to. So, yung parang yung tama, tama sa kanya, sir. Nagalit po siya sa matanda, sir. Doon po, sir, binaril niya rin po yung matanda, sir. Walang kalaban na po, sir. So nakita niyo na yung epekto ng alak, epekto ng sobrang alak, no? Epekto ng sobrang kalasingan, nakakagawa na ng isang krimen. Sige, may dadagdag pa. Sige, go. Hindi lang po masama matinom ng alcohol. Kaya nga po, lahat na nagbebenta ng alcohol ay lalo na sa commercial ay mayroong nakalagay sa limit, drink responsibly. Yes. Hindi po yun, pero kailangan po limitahan at controlin. Tama. Ang sinasabi na, drink moderately. Okay? Next slide. Ito, yung mga inhalants. Ito, mga inhalants na ito. Oh, marami tayong nakikita sa daan, mga kabataan, no?
may bit-bit na plastic na sa ilong. Ano ba kaya 'yan? Ano 'yan? Pakibasa nga ito. Ano ba yung inhalants na 'yan? Sir, may to this before, sir. Sige, go. Oh, pakibasa. I'm Cadet Private Adriano. Okay. Inhalants are not technically in the category of narcotics, but people abuse them and can become addicted to them over time. Some of the substances that are considered inhalants include spirulina, butane, and nitrous oxide that they can inhale to achieve a high inhalants, but you owe it and numb feeling for a bit while, so repetitive use is common. It is very risky to abuse inhalants because they could lead to permanent brain damage or sudden death. User must stop inhaling the substance before damage occurs. Ito po yung mga randy, sir, yung mga ginagamit po ng mga kapatahan niya. Sa makikita po rin sa tulay, yan po yung mga drugs ko na hindi po talaga pwedeng gumitin ng kapatahan. Itinis po sa mental counsel po, magpupak natin. Makakasira po sa nakupak natin. Matupuyo po yung utak natin yung sinasabi ng iba. Yan lang po. Okay. So, yung kadalasan na hawak ng mga kabataan sa kalsada, ano ba yon? Rugby. Yes, yung rugby. Ang rugby ay ginagamit saan yan? Ang dikit po. Iba? Pag nasira ang ating sapatos, kadalasan hinahanap natin ay rugby. No? So, ang rugby may kakaibang amoy yan. No? Na kapag na-adik ka dyan, nahanap-hanapin mo. So, yan yung mga nakikita natin sa kalsada, yung may bit-bit na plastic, sinisingot-singot, yun pala ay rugby na. So, kaya ngayon, ay hindi na basta-basta nakakabili tayo ng rugby. Tama ba yun? Yes, po. Diba? So, oh yan, Volcasil. Oh, ano pa? Yan. Yung mga Solvent. Gasolina yan. Yung mga inhalants natin na pagka naadikan diyan, hahanap-hanapin mo rin yan. No? So, yan 'yon. So, wag nating gagawin yan. Kasi nagkakaroon yan o magkakaroon ng pagkanasubraha dyan, it could lead to permanent brain damage, no? Or biglang pagkamatay, sudden death.